serbisyong medikal, libreng gupit at libreng gamot. Ito ang kadalasang mga serbisyong hatid ng isang religious sector sa mga residente ng Baguio City. Pero para sa mas maagap at mas mabilis na paghatid ng mga ito, isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan sa pagitan ng pamahalang lungsod ng Baguio at Members Church of God International. Ito formalities na lang, ginagawa naman na natin ito. Mga three, umpisan natin ito noong panahon pa ng pandemya eh. Talagang tuloy-tuloy yung tulong ng MCGI sa aming komunidad. Maliban dito, isang Memorandum of Understanding rin ang nilagdaan nila kasama ang Baguio City Police Office. Beneficiaries yung mga personnel natin, yun indicate na kaming mga kapulisan, nangangailangan din kami ng alaga. Especially yung mga family natin, yung family namin, naiiwan namin sa mga bahay-bahay, may mga health issues din. And that shows na ang mga kapulisan din, nangangailangan din ng alaga. And that's yung bottom line itong activity na to na nire-recognize ng MCGI ang pangangailangan ng mga kapulisan natin at ang family nila despite na ngayong very rigorous na trabaho ng kapulisan natin dito sa Baguio City. Kung wala man po dito ngayon, yung mga may pangangailangan, later on, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa amin. Ibe-verify lang po namin. Kami na po mismo ang maghahatid sa inyong mga tahanan. Wala kayong anumang kailangang bayaran. Bilang parte rin ng aktibidad na mahagi sila ng mga wheelchair, nebulizer at saklay sa mga nangangailangan mula sa 11 barangay ng lungsod. Maliban dito, halos 600 mga grocery items rin ang kanilang ipinamahagi, habang 322 mga PNP personnels naman ang nakatanggap ng rain boots. Very timely na nagbigay sila ng rain boots kasi yun nga sinasabi ko, palaging first responder yung mga kapulisan natin. O baka mamaya, pag lumakas na naman ulan, gagamitin ka agad yung mga rain boots na binigay. That's how demanding yung trabaho namin dito sa Baguio City. Sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding at Memorandum of Agreement na ito, mas mapapadali na lamang ang paghatid ng tulong sa mga residente at ang paggamit ng mga kagamitan ng lungsod para sa mas mabilis na paghatid ng mga libreng serbisyo. Maiiwasan na rin ang mahaba at maraming proseso bago maipasakamay ang mga ito sa mga nangangailangan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.